Hello mga higala, it's me Mark Lasakan. Welcome back to my channel. So yun mga higala, magandang araw po sa inyong lahat at kumusta po kayong lahat mga higala. For today's video mga higala, samahan niyo ako dahil ililipat natin itong aking Monstera Thigh Constellation. Ayan. Itong Monstera Thigh Con ko kasi ay mga ilang buwan na siya, hindi pa siya nagdagdahon, no? And I noticed na parang wala pa rin siyang new leaf. So ngayon, ang gagawin natin ay iriripat natin siya at papalitan natin siya ng soil para makita din natin ang root rot or root system niya, no, kung okay pa ba. Dahil medyo nag-alala na talaga ako nitong aking Monstera Thigh Constellation mga higala, no. So ayan, hindi pa tayo nagsisimula. Grabe ng pawis ko mga higala, no. So by the way mga higala, dito po sa amin ay grabe ang lakas ng ulan kahapon. And ngayong araw na ito, wala namang ulan pero hindi siya masyadong maaraw. Medyo makulimlim, no? So, kahit po hindi maganda ang panahon ngayon, ay tuloy pa rin ang ating vlogging. So, ayan mga higala, bago natin iripat itong aking Thigh Constellation, no? Ayan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa every upload ko. So yan mga higala, andito na ang ating Thigh Constellation, no? So kailangan na natin itong i-uproot or itatanggalin muna natin ito sa kanyang pot para makita natin ang mga ugat, no? At feeling ko talaga ay merong problema ito sa kanyang pinaka-ilalim or pinaka-root. So kailangan na natin itong i-repot or i-rebag para magapan natin ang root rot, no? Or anumang klaseng bacteria na makapasok dito sa ating Thigh Constellation. So simulan na natin ito. Itong Thigh Constellation ko kasi mga higala ay mga ilang buwan na hindi ko na siya nalipat or hindi ko na napalitan ng soil. So medyo parang may dinadaing na itong aking Thigh Constellation, no. Sayang naman pag namatay. Parang doktor na ako dito, no. Check upin na natin itong Thigh Constellation ko. So yun mga higala, natanggalan natin ito sa kanyang pot. So meron nga ang problema sa kanyang roots, no. Nag-root rot talaga siya. Yan, yung ibang roots niya ay okay naman. Pero pagdating sa dulo talaga, makikita mo nga merong root rot. So kailangan na natin itong hugasan muna. So hugasan ko muna ito mga higala, ha. So yan mga higala, tapos ko nang hugasan itong pinakaugat ng ating Thigh Constellation, no. So ito po ang dahon ng aking Thigh Constellation ngayon. And so far, maganda naman ang dahon niya. Ito po ang pinaka-mature na leaf niya, no. I-re-repot ko na talaga ito dahil meron na talaga ng nag-root rot. Ayan, ito po ang mga ugat niya, no. Nag-root rot na talaga siya. Kaya, hindi po nagbibigay ng bagong dahon itong Thigh Constellation ko. Pati na rin yung mga babies ko na Thigh Constellation ay i-check up ko na rin para sure ako na walang root rot or anumang fungus na kumakain sa pinaka-root or pinaka-puno ng ating Thigh Constellation. So, ayan, kung meron din kayong plants na feel nyo hindi na gumagalaw or hindi na siya nagbibigay ng leaves or feeling nyo talaga mga higala na merong problema ang inyong mga plants, so kailangan nyo nang i-check up nyo, no? At ang una ko na talagang tinitingnan itong pinaka-roots na mga higala. Pinaka-roots ng ating Thigh Constellation or anumang halaman. So, check up nyo yan bago pa mawala or mamatay ang ating halaman. So, sayang naman, napakalaki na itong Thigh Constellation ko. So, dati binibenta ko sana itong Thigh Constellation ko pero nasayangan talaga ako and nag-decide talaga ako na i-keep na lang itong aking Thigh Constellation dahil isa din ito sa plant na napamahal na ako, no. Kasi sayang talaga. I'm so excited na magbigay na ito ng bagong dahon para mas lumaki pa itong Thigh Constellation ko. So ngayon, ito po ang pinaka-pot na nyo, medyo malaki, no. Ayan. So ngayon, papalitan natin ito ng medyo maliit. Ayan, para madali lang siyang ikarga. Kasi hindi ko muna ito papaulanan. Ililipat ko muna ito ng pinaglagyan ko. Dahil, yun nga, hindi ko muna ito papaulanan para hindi mag-root rot ang ating Thigh Constellation. So ayan, sisimulan natin tong itanim dito sa pot na ito.
itong pinakaluma na soil ng ating Thai Constellation ay hindi natin gagamitin, no? Kailangan bago na naman ang ating medium. So, ang gagamitin kong medium ngayon ay carbonized rice hull, kukupit, coco cubes, at nilagyan ko na rin ng dahon ng acacias para rich in nitrogen. Ayan. So, ayan, saktong-sakto lang po siya. So, by the way, hindi na ako nag-gloves ngayon mahigala, no, dahil nasira na naman yung isang gloves ko dahil nga manipis yung gloves ko ngayon. So, pasensya na po sa gustong akong mag-gloves. Ayan, hindi pa ako makapag-gloves ngayon dahil hindi pa ako nakabili ng bagong gloves. So, sa susunod na lang siguro mga higala. Isa din pong dahilan na iriripat ko na itong aking Thai Constellation dahil madalas na ang ulan, and napapansin ko yung ibang plants ko dito ay kailangan na silang ilipat na sa area na hindi nauulanan dahil nagkakaroon na sila ng mga dark spots, no, dahil po nasubrahan na talaga sila sa tubig or na overwater na sila. So yung ibang mga plants ko dito kailangan na silang ilipat sa area na hindi nauulanan mga higala. So kung meron kayong plant na sa tingin nyo na overwater na or nasubrahan na sa ulan mga higala, kailangan nyo nang ilipat yan or kailangan nyo nang palitan ng soil para hindi po mabulok ang pinakaugat ng ating halaman. Yan po talaga ang ginagawa ko, no. Sinecheck ko talaga yung ibang plants dahil medyo madalas na po ang ulan dito sa amin. Kahapon po ang lakas-lakas po ng ulan dito sa amin mga higala, kaya hindi ako nakapag-vlog. Ngayon, thank you Lord dahil medyo may araw na siya. Ngayon ay time na for vlogging mga higala, di ba? So ayan mga higala, tapos na nating iripat itong ating Monstera Thai Constellation. Ayan, so sana magbigay na ito ng bagong babies mga higala. No, bagong babies na tuloy. Bagong dahon or new leaf. So pag nagbigay na ito ng new leaf mga higala, no, i-update ko talaga kayo. At ang gagawin ko dito ay hindi ko muna siya papaulanan. Ayan, ililipat ko muna siya sa area na hindi nauulanan. Pero ilalagay ko pa rin siya sa area na merong bright and direct light. Ayan, so sa mga Thai Constellation nyo, kailangan niya ng bright and direct light para lumabas pa rin itong variegation niya. Ang ididilig ko rin dito mga higala ay merong fungicide, no. So twice a week ko rin itong didiligan ng fungicide para mawala rin itong mga root rot niya. So ayan. Napaka-importante po na loose and well-drained soil ang gagamitin natin na potting mix or medium ng ating Monstera Thai Constellation. Ayan, kasi pag hindi na talaga niya gusto yung pinakalupa or pinakamedium niya, ayan, hindi na talaga siya gagalaw, no. Parang mag-aantay na lang siya na mabulok yung pinaka-roots niya. So, kailangan din nating check-upin ang mga plants din natin. Manonotice nyo naman yan, parang hindi na sila nagdadahon. Ayan. So, pagdating naman sa watering requirements ng ating Thai Constellation ngayon, ay didiligan ko muna siya twice a week ng fungicide. Ayan, fungicide ang gagamitin kong pangdilig. Mga ano lang, mga isang buwan para matreat yung fungus sa ilalim, no, kasi nag-root rot nga siya. After siguro ng isang buwan, lalagyan ko na siya ng Osmocote for fertilizer. Ayan. Bale, itong Thai Constellation mga higala ay huwag niyong ilagay sa direct sunlight dahil pwede pong masunog itong pinakadahon niya. Ayan. So, ayan, ang ganda ng penetration ng Monstera ko ngayon. Yung ibang mga babies ko naman doon sa susunod or mamaya, iriripat ko na rin yun para hindi na sila mag-root rot, at ilalagay ko na rin yun sa area na hindi nauulanan mga higala. Grabe ang pawis ko mga higala. Basa na ng damit ko mga higala. Thankful pa rin ako dahil wala nang ulan ngayon and nakapagpapawis tayo ngayong araw mga higala. So, thank you so much Lord. So, ayan mga higala. Natapos na rin nating iripat itong aking Thai Constellation. Ayan. So, nais ko rin magpasalamat sa lahat ng mga higala natin or mga subscriber natin dyan na nag-pray para sa recovery ng mama ko. So far, medyo okay na naman ang mama ko ngayon, pero kagabi, tumawag na naman siya, rang ina-attack na naman siya ng kanyang
sakit nga, yung mild stroke. So, sa lahat po na nag-pray for recovery sa aking mama, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. I would like to say shukran, Madam Mundi, Madam Noal, Mama Hela, kay Sir Turkey, ayan. Thank you so much for taking care of my mother. So, bale, ngayon ang mama ko ay hindi pa makauwi. Nais sana naming makauwi siya, kaso lang ay wala talagang flight from Saudi to Philippines. Ayan, so medyo nag-aalala ako kaya hindi pa ako makapag-vlog at medyo haggard ako ngayon kasi nga stress. So, pinipilit ko pa rin mag-smile mga higala, no? Kahit merong problema. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kailangan nating mag-pray anumang problema ang darating sa ating buhay, mga higala. So, ayan. So, balik tayo dito sa Tech Constellation, mga higala, no? So, thank you so much for watching this video, mga higala. At sana na-enjoy niyo itong video ko ngayon. And that's it for today's video. Lala lang siguro dahil ito muna ang may offer kong vlog sa inyo ngayon, mga higala, no? So, maraming salamat po, mga higala, sa mga nag-comment, no? So, maraming salamat din. At sorry, hindi ako makapag-shoutout ngayon. So, sa sunod na lang siguro na live, ayan, magla-live ako siguro Sunday, ayan, Sunday ng tanghali. So, ayan mga higala, that's it for today's video. Sana na-enjoy itong video na to. Sa bago pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa every upload ko. Ayan, maraming salamat mga higala. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo, and see you to my next vlog. Bye-bye! Thank you so much po!